Aba na 646. Si Taran Reynolds ay nagdure ng dugo mula sa kanyang lalamunan, ang kanyang mga mata ay duguan. Sa isang daliri lang, nilalamon na sa sobrang sakit ang loob ni Taran. Pinakulong nito ang kanyang dugo, at tumagas ang dugo ni Chi mula sa kanyang likod. Gaya ng inaasahan, nasa likod niya ang pintuan ni Taran patungo sa tuktok. Sa kasamaang palad, nabasag na ang pinto sa tuktok. Pilit na sinuntok ng manipis na malajid na mga daliri ni Sadie Dudley ang posisyon ng pinnacle door sa katawan ni Taran. Si Taran ay talagang napilayan. Kung siya ay nagsisinungaling, maaaring kitilin ni Sadie ang kanyang buhay sa isang hampas lamang. Kaya naman, mapait na ngumiti si Taran at sinabing, "Salamat sa pagpapakita ng awa. Naligaw ang 9-yin teknik mo." Mahinang sabi ni Sadie gamit ang kanyang mga labi ng sandalwood. Natigilan ang lahat. Nahihirapang sinabi ni Taran, "Limitado ang talento ko. Hindi ko makontrol ang 9-yin teknik. Pinahiya ko ang sarili ko ngayon at nagpakatanga. Ngayon lang, ginamit talaga ni Taran ang 9-yin teknik." Ang 9-yin teknik, na isa sa 10 ipinagbabawal na pamamaraan mula noong sinaunang panahon, ay sinira ni Sadie gamit ang isang daliri. Hindi dahil sa ang 9-yin teknik ay masyadong mahina. Napakalakas kasi ni Sadie. Marahang itinaas ni Sadie ang kaliwang kamay. Ang puting robe sa kanyang kaliwang manggas ay tahimik na dumaan, na nagpapakita ng isang payat na brasong lotus na kasing puti ng jade. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang payat na 5 daliri, at ang isang palad ay nakaharap sa langit, pinaikli niya ang kanyang puwersa at ginawa itong puting bola ng liwanag. Lahat ay nakaramdam ng panganib. Dama po ang palad ni Sadie sa southern gate ng capital. Boom! Agad na nabasag ang pulang pinto na ilang metro ang taas. Ang buong southern gate ng kabisera ay naging abo. Natigilan si Cyrus Yanagi at ang iba pa. Tahimik silang lumunok at tumakbo sa pader na parang mga duwag upang pagnilayan ang kanilang mga pagkakamali. Ang 6 na maliliit na duwag ay sinasadyang bumalik sa kanilang orihinal na posisyon, ang kanilang mga mukha ay nakaharap sa dingding at hindi gumagawa ng ingay. Walang nang-ahas na manggulo. Ito ay takot na sabi ni Taran. 9-yin teknik, ang unang hakbang, atake. Mahina hong sabi ni Sadie. Ito ang kapangyarihan ng 9-yin teknik. Hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay, saan natutunan ni Sadie ang 9-yin teknik. Kahit si Blake Darby ay hindi emo. Kasabay nito, hindi mahirap makita na ang 9-yin teknik. Ang ipinagbabawal na pamamaraan na ito, ay talagang naiiba sa bawat tao. Ang nakakatakot tungkol sa mga ipinagbabawal na pamamaraan ay ang mga ito ay mahirap kontrolin. Kahit na si Taran ay isang tugatog, hindi rin niya ganap na na-control ang 9-yin teknik. Upang maging tumpak, nilinang niya ang unang kalahati ng 9-yin teknik. Gayunpaman, si Taran ang naging numero unong summit sa Lowell. Siya ay nasa 10th ranggo sa nangungunang ranggo ng Hansworth. Kailan mo natutunan ang 9-yin teknik? Mahinang tanong ni Blake habang nasa likod ang mga kamay. May mga tala sa Mount Kylo. Pilyong tumawa si Sadie. Walang magawa si Blake. Hindi niya alam ang tungkol sa Mount Kylo bilang Sadie. Isang beses lang siya nakapunta sa Kylo Ruins mula noong bata pa siya. Noong siya ay 9 na taong gulang, sumulong si Blake sa War God Realm at nakuha ang Great Void of Kylo Art mula sa Kylo Ruins, na siya ring War God Art. Simula noon, hindi na muling nakapunta si Blake sa Kylo Ruins. Tila kailangan niyang pumunta at tingnan kung may oras siya. "Young Master, kung may pagkakataon ka, mahahanap mo ang 9-yang teknik para sa Little Fool," mahinang sabi ni Sadie. Hindi mo maaaring linangin ang mga pamamaraan ng yin at yang sa parehong oras. Ito ay isang bawal. Galit na sigaw ni Taran. Matandang daga, bakit hindi natin kayang pagyamanin ang dalawa ng sabay? Curious na tanong ni Luke Yates. Ang 9-yin teknik ay sapat na upang maubos ang buong pagsisikap ng practitioner sa buhay. Bukod dito, maraming mga variables sa proseso ng paglinang ng 9-yin teknik. Sa libu-libong taon sa hinaharap, walang sino man ang nagel-inang ng 9-yin teknik tungo sa mahusay na tagumpay dahil napakahirap itong linangin. Ito ay ang katotohanan.
Ang Nanyang Technique ay napakahirap linangin, at sa pagdaragdag ng Nanyang Technique, ang paglinang ng dalawang ipinagbabawal na pamamaraan sa parehong oras ay halos nanliligaw sa kamatayan. Ang Yin-Yang Entity ay pinagkadalubhasaan ng dalawang ipinagbabawal na pamamaraan. Sa nakalipas na libu-libong taon, mayroong isang ambisyosong tao na mayroong Nanyang Technique at gustong linangin ang Nanyang Technique. Matapos magtanim ng 3 araw lamang, namatay siya dahil sa reverse flow ng chi sa kanyang acupoints. Kalunos lunos ang kamatayan. Ang taong iyon ang hinalinhan ni Taran, ang 19th na henerasyong master ng altar ng punong tanggapan ng Yin-Yang ni Lowell, si Horan Quillen. Ang paglilinang ni Horan Quillen ay sumulong ng mabilis sa murang edad. Sa edad na 35, narating na niya ang rurok. Ang bilis ng cultivation na ito ay nakakatakot na. Siya ang namuno sa Lowell Yin-Yang punong tanggapan at pinamunuan ang Yin-Yang entity. Ang kanyang kapangyarihan ay napakapangit, at siya ay nasa kanyang tuktok. Hindi lamang nilinang ni Horan Quillen ang Nanyang Technique, ngunit nilinang din niya ang Nanyang Technique na lumalabag sa Yin-Yang ancestral teachings. Sa huli, pilit niyang niligawan si kamatayan. Noong araw daw ng kanyang kamatayan, sumisigaw siya na parang baboy na kinakatay. Walang makakatulong kay Horan Quillen. Panuunin lamang nila siyang mamatay. Mula noon, walang altar master ng Yin-Yang entity ang nang-ahas na sabihin na mayroon siyang parehong ipinagbabawal na pamamaraan ng Yin-Yang. Ang paksang ito ay bawal kahit na sa Yin-Yang entity. Nasa kamay ni Blake ang kamay ni Sadie habang nakaupo sila pabalik sa pavilion. Mahina niyang sinabi, hindi ganoon katakot ang paglilinang ng Nanyang Technique at Nanyang Technique ng sabay. Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Taran. Hindi niya ito pinaniwalaan. Noon, nasaksihan niya ang kanyang guro, si Horan Quillen, na namatay ng malungkot. Nang siya ay mamatay, ang kanyang dagwang kamay ay humihila sa binti ni Taran, gumugulong sa lupa, humihiling sa kanyang alagad na bigyan siya ng mabilis na kamatayan. Sa oras na iyon, sa sobrang takot ng batang Taran ay naiihi niya ang kanyang pantalon. Napanood niya ang kanyang guro na namatay ng malungkot, at ito ay naging isang psikolohikal na peklat sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa makatuwid, kahit nabugbugin si Taran hanggang mamatay, hindi niya iisipin ang Nanyang Technique. Nakatuon ang mga mata ni Sadie sa maliit na tanggang nakatayo sa pasukan ng kabisera. Hawak-hawak niya ang bagpipe sa kanyang kamay. Sa suporta ng kanyang lakas, ang tunog ng bagpipe ay nabigla sa kalahati ng kabisera, na tila ito ay 1,000. Labis na inis ang naramdaman ni Dominic Lowe. Gayunpaman, nakatayo si Dominic sa gilid at hindi nang ahas na gumawa ng ingay. Walang magawang tumawa si Sadie. Ang mga ipinagbabawal na pamamaraan ng Yin-Yang ay nagsimula sa isang taong walang pangalan. Speaking of which, hindi masyadong mataas ang talento ng creator. Bukod dito, ang dalawang ipinagbabawal na pamamaraan ay halos walang mga kinakailangan para sa magsasaka. May gustong sabihin si Taran ngunit nag-alinlangan. Gusto niyang pabulaanan. Higit sa lahat, hindi siya nang-ahas. Si Sadie lang si Blake sa mga mata niya. Malumanay niyang sinabi, ang little fool ay malikot ngunit prangka. Kung linangin niya ang mga pamamaraan ng Yin-Yang, maaari niyang muling gawin ang kaluwalhatian ng mahusay na tagumpay ng ipinagbabawal na pamamaraan. Mas mabuting umasa sa baboy na umaakyat sa puno kaysa umasa sa masipag na magtanim. Sabi ni Dominic sa mahinang boses. Hindi maiwasan ni Blake at ng iba pa na tumingin sa southern gate ng kabisera. Ang munting tanga ay inilabas ang kanyang puwit at nilalaro ang bagpipe ng buong lakas. Sa personalidad ni Little Fool, tumutugtog siya ng bagpipe saan man siya magpunta. Hinaharangan ng bagpipe ang southern gate ng kabisera. Nilabas niya ang puwitan nito at humihip ng malakas. Inaasahan mo ba ang isang tulad ng Little Fool na magsanay ng mga ipinagbabawal na pamamaraan? Hindi mangyayari iyon. Ang mga aksyon ni Luke ay sa wakas ay ikinagalit ng ilang tao sa kabisera. May ilang kabataang dahan-dahang lumitaw mula sa kabisera. Mayroon silang hindi pangkaraniwang mga tindig, tulad ng mga batang master ng mga aristokratikong pamilya. Puno ng galit ang kanilang mga mukha. Malamang nandito sila para kay Little Fool. Tulad ng inaasahan.
Ang tatlong binata ay natatakpan ng layuning pumatay habang sila ay nagsanib puwersa upang makarating sa katimugang tarangkahan ng kabisera. Brat, anong ginagawa mo? Pinandilatan ng binata na malalawin ang ilong kay Luke. Iniligpit ni Luke ang bagpipe niya at tumagilid ang ulo. I'm summoning souls. Kabanata 647. Dale, huwag mong sayangin ang hininga mo sa kanya. Nakikita ko na ang kapasidad ng bagal ng batang ito ay nakakagulat na malaki. Siguradong martial artist siya. Pilayan natin siya at itapon sa Imperial Prison ng Dark Division. Malamig na sabi ng isa pang binata. Masarap ba ang pagkain sa Imperial Prison ng Dark Division? Curious na tanong ni Luke Yates. Walang imek ang kabataang may ilong na agila. Matapos ang ilang sandali ng kawalan ng imek. Galit na sinabi ng binata, si Dale Keen, saan nanggaling ang tanggang ito? Paano ka maglakas loob na pumunta sa Southern Gate ng kabisera at kumilos ng marahas? Hindi mo ba alam kung anong klaseng lugar ito? Bilang isang martial artist, maglakas loob kang kumilos ng masama. Sa palagay mo ba ay walang magagawa sa iyo ang sinuman sa kabisera? Malamig na sabi ni Finn Keen. Sa kabisera ng lungsod, ang mga henyong martial artist ay nasa lahat ng dako. Bukod dito, ang huling venue para sa pambansang pagsusulit sa martial arts ay sa kabisera. Ang pagganap ni Luke sa Southern Gate ay nakakuha ng atensyon ng mga tagalabas, ngunit walang nang-aas na lumapit. Iyon ay dahil ang isang 10 milyang radius sa paligid ng Southern Gate ng kabisera ay binabantayan ng kabisera garrison at nasa ilalim ng batas militar. Sa bawat sulok ng kalye, may mga tropa ng kabisera na garrison na nakatalaga, mahinang naglalabas ng layuning pumatay. Naiintindihan ng sinumang martial artist na nakakita ng lineup na ito na may nangyari. Tinataka ng kabiserang garrison ang lugar na ito. Kung nakakita ka ng isang bagay na hindi mo dapat makita, papatayin ka kaagad ng garrison ng kabisera. Kung gayon wala kang pagkakataong pagsisihan ito. Walang pinanggalingan si Finn at ang dalawa pa at dumiretso sa Southern Gate. Tumagilid ang ulo ni Luke at seryosong sinabi, hindi ko alam kung masama ba ang ugali ko o hindi, pero alam kong walang sinuman sa kabisera ang makakakontrol sa akin. Sinabi niya ang totoo ng buong seryoso. Malamig na tawa ni Dale. Sa kabisera, nagtitipon-tipon ang mga anak ng iba't ibang makapangyarihang pamilya at maharlikang pamilya. Ang mga baliw ay nasa lahat ng dako, ngunit walang naglalakas loob na sabihin na walang sinuman sa kabisera ang makakakontrol sa kanya. Ikaw lang. Anak, nasaktan mo kaming tatlong magkakapatid ngayon. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang iyong sarili. Masyado kang mayabang. Galit na sabi ni Finn. Habang nag-uusap ang dalawa, napuno sila ng kaiabangan. Para bang bilang mga lokal ng kabisera, sila ay may likas na paghamak sa mga tagalabas tulad ng maliit na tanga. So, nandito kayong tatlo para awayin ako. Tanong ni Luke matapos mapagtanto ang nangyayari. Isa ka bang tanga? Ang mga salita ni Finn ay ikinagalit ng maliit na tanga. Medyo nagalit si Luke at seryosong sinabi, huwag mo akong tawaging tanga. Pinupuri pa nga ako ng kapatid ko sa pagiging mabilis kong minsan. Ikaw ay isang tulala na itlog. Gayunpaman, hindi man lang sinubukan ni Finn na itago ang kanyang pangungutya. Isang simoy ng hangin ang dumaan. Sa likod ni Finn, lumitaw ang isang binatang nakaputi. Naka-ghost mask siya at walang pakialam na sinabi, hindi ko narinig ang sinabi mo ngayon lang. Ang mukha ng multo ay si Eggy, Skylar Darby. Kanina pa siya nagmumuni-muni sa kanyang mga pagkakamali sa paanan ng pader, ngunit narinig niyang may tumawag sa kanya ng isang idiot egg. Lumitaw si Eggy sa isang iglap. Napalingon si Finn sa gulat at galit na sinabi, "Sino ka? Sino ang sinusubukan mong takutin na may maskara?" Tumayo si Skylar habang nasa likod ang mga kamay. Bahagyang damilat ang kanyang mga mata habang umiihip ang hangin sa ilalim ng kanyang mga paa na humahampas sa lupa. Ito ang pagpapakawala ng puwersa. Swoosh! Ang puwersa ay tumagos sa Finn na parang isang malaking puwersa na direktang nagpalipad sa kanya papunta sa pader ng lungsod. Si Dale, isa sa dalawang kasamang sumama sa kanya, ay natakot na nagsabi, Force Release, King Battle Technique. Isa kang hari. Ang ingay.
Itinaas ni Skyler ang kanyang kaliwang kamay at inipon ang kanyang lakas sa labas ng kanyang palad. Ito ay naging isang invisible sword light na tumawid kay Dale. Ang invisible sword light ay tumagos sa balikat ni Dale at ipinako siya sa sinaunang pader ng lungsod. Si Eggie ay mapagpasyahan, walang awa, at puno ng layunin ng pagpatay, tulad ng kanyang kapatid na si Blake Darby. Binuhat ni Skyler ang Little Fool at tumalikod para umalis, na nagsasabing, linisin mo sila at huwag papasukin ang sinumang tagalabas. Opo, Ginoo. Agad na dinala ng kabiserang Garrison si Finn at ang dalawa pa. Malubhang nasugatan si Dale. Tinitigan niya ang likod ni Skyler at namamaus na sinabi, pagpapakita ng puwersa, isang teknik sa pakikipaglaban sa pinakasikat. Tumahimik ka. Ang kabataang humila kay Dale ay sinampal ang ulo ni Dale na ikinawalan ng malay. Maaaring hindi maintindihan ng mga tagalabas si Eggie, ngunit paanong hindi siya naiintindihan ng kabisera Garrison? Siya ay isang mapanganib na tao sa Northern Army, pangalawa lamang sa commander, si Blake. Hinawakan ni Luke si Skyler sa likod ng ulo niya. Nakalutang siya sa hangin at naka-crossleg. Iginalaw niya ang kanyang katawan na parang naglalaro ng swing. Mahilig maglaro si Little Fool. Pinakamabuting magkaroon ng taong makipaglaro sa kanya. Walang naglalaro sa kanya, kaya naglalaro siya mag-isa. Katulad sa Southern Gate ng Capital City, kapag walang nakikipaglaro sa Little Fool, tinugtog niya ang bagpipe at pinahirapan ang buong Capital City. Inihagis ni Skyler ang maliit na hanggal sa hagdan ng bato ng pavilion at mahinang sinabi, Sadie, malapit na magtanghali. Pagkasabi noon ay nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Dominic Lowe. Huwag kalimutan na ang layunin ni Sadie Dudley sa pagbaba ng bundok ay para sa insidente ng Capital Decree kagabi. Hindi pa tapos ang usaping ito. Kanina, sinabi ni Hawkins Lando na bibigyan niya ng paliwanag si Sadie bago magtanghali. Tanghali na noon. Nasaan ang paliwanag mula sa kabisera? Hindi nagpatinag ang Phoenix na mga mata ni Sadie. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang maliliit na paa at dahan-dahan ang naglakad patungo sa Southern Gate ng kabisera. Ang malamig niyang likod at itim na buhok ay bumagsak na parang talon sa kanyang mga balikat. Tinitigan siya ni Dominic sa likod, lumingon, at paos na sinabi, Northern King. Bumaba si Sadie mula sa Mount Bliss, kaya dapat mong malaman ang mga kahihinatnan. Nakatayo si Blake sa pavilion habang nasa likod ang mga kamay, nakaharap kay Dominic ang likod. Ang pangungusap na ito ay katumbas ng pagsasabi kay Dominic na hindi napipigilan ni Blake si Sadie na gawin ang gusto niyang gawin. Halata naman kung sino ang mas mahalaga kina Dominic at Sadie. Sa puso ni Blake, hindi may kukumpara ni Dominic si Sadie na nag-alaga sa kanya mula pa noong bata pa siya. Walang balak si Blake na pigilan si Sadie sa pagpasok sa kabisera. Alam ni Wesley Hader at ng iba pa na kapag nakapasok na si Sadie sa kabisera, ang lahat ng mga tuktok ay mamamatay. Si Sadie ay kasing lamig ng isang walang kamatayan. Sa bawat hakbang niya, medyo malapit siya sa Southern Gate ng Capital. Palihim na lumingon si Toby Lapras at ang iba pa. Wala sa anim na maliliit na duwagang ng ahas na pigilan si Sadie. Ang babaeng ito na nakaputi ay wala pang 10 metro ang layo mula sa Southern Gate ng kabisera. Sa sumunod na segundo, wala pang 7 metro ang layo niya. Nang lumakad si Sadie sa Southern Gate ng Capital, papasok pa lang siya sa Capital. Isang figure ang dumating. Ito ay ang maputlang mukha na matandang imperial na preceptor na si Hawkins. Nabasag ni Sadie ang kanyang pinto sa tuktok ng isang palad, at siya ay nasugatan ng gusto, ngunit siya ay gumagalaw pa rin. Ito ay isang hindi nakikitang pagpapakita ng makapangyarihang pangangatawan ng isang martial artist. Huminto si Sadie at tumingin sa kanya ng maaliwalas nitong mga mata. Napaglabanan ni Hawkins ang matinding panggigipit at yumuko, na nagsasabing, nahanap na ang taong peke ang utos ng Kapital kagabi. Hanggat hindi ka papasok sa kabisera, ibibigay ko siya sa iyo. Bang! Ang balingkinitang figure ni Sadie ay nagbigay ng malakas na aura. Isang malamig at hindi makamundo ang aura ng babae, parang diwata sa malayo. Sa malapitan, ito ay parang isang makalangit na lakas na damapo sa mga balikat ni Hawkins, na agad na nagpaluhod sa kanya sa magkabilang tuhod.
Hindi lang basag ang sahig, medyo namula rin ang mga tuhod ni Hawkins. Baka baldado na ang mga paa niya. Bahagyang bumuka ang cherry lips ni Sadie, at ang boses niya ay parang tunog ng kalikasan. Malamig siyang tumingin sa kanya at walang pakialam na nagtanong, "Tinatakot mo ba ako?" Kabanata 648. Nang inag ang katawan ni Hawkins Landau, at paus niyang sinabi, "Hindi ako mangangahas." Sa ilalim ng nagbabantay na mga mata ng lahat. Matikas na gumalaw si Sadie Dudley, ang kanyang mga daliri sa paa ay marahang dumampi sa pulang carpet sa kanyang harapan. Pumasok siya sa kabisera. Malinaw na pinaplano pa rin ni Hawkins na sirain ang mga tao ng Northern Army. Sinabi pa ni Hawkins na hanggat hindi papasok si Sadie Dudley sa kabisera, ibibigay niya sa kanya ang taong nagpasa ng Peking Capital Decree. Ito ba ay isang negosasyon o isang pamimilit? Si Hawkins ay gumawa ng isang bagay na lubhang katangahan. Naghintay si Sadie hanggang tanghali, ngunit walang paliwanag, kaya pumasok siya sa kabisera. Ngayon, mamamatay ang lahat ng pinakasikat na eksperto sa kabisera. Sa sandaling ang babaeng ito na nakasuot ng puting damit ay pumasok sa kabisera. Ang lahat ng sulok ng kabisera ay napuno ng mga tugatog. Mula nang dumating si Sadie Dudley sa labas ng katimugang tarangkahan ng kabisera, naalarma ang lahat ng mahahalagang tao na naglilinang sa pag-iisa sa kabisera. Ang malalaking kuha ay natural na tumutukoy sa mga pinnacle martial artist. Sa kasalukuyang panahon, ang mga taluktok ay hindi nagpakita ng kanilang mga sarili at ang mga hari ang iginagalang. Lahat dahil sa Kylo Ban. Si Sadie ay isa sa mga nagpatupad ng pagbabawal. Sinamahan ng mahabang buntong hininga, isang tinig ang nagsabi, si London Kirk ay tinatanggap si Miss sa kabisera. Si Stephen Sattler ay tinatanggap si Miss sa kabisera. Tinatanggap ni Theron Gray si Miss sa kabisera. Si Johnny Simpson ay tinatanggap si Miss sa kabisera. Ang mga lumang tinig ay nagmula sa lahat ng direksyon sa kabisera. Sa oras na ito, ang mga naglakas loob na magsalita ay pawang mga pinnacle martial artist na walang exception. Ang paraan ng pagtugon sa kanya ng matandang Antigo na ito ay isang bagay na dapat pag-isipan. Bahagyang natapakan ng puting tela na bota ni Sadie ang malambot na pulang carpet, hindi pinansin ang mga pagbati ng mga pinnacle martial artist na ito. "Gusto mo bang magpakamatay, o dapat kitang tulungan?" Mahinang tanong niya. Isang pangungusap lang ang itinuro sa lahat ng pinnacle martial artists. Ano ang kinakatawa ng mga pinnacle martial artists? Sila ay mga figure na nakatayo sa tuktok ng martial arts. Ang lahat ng mga tuktok ay may mahusay na kapangyarihan, at ang kanilang katayuan ay napakataas. Sa kasamaang palad, sa kanyang mga mata, walang pagkakaiba sa pagitan ng tuktok at hari. Ngayon, nais ni Sadie Dudley na pilitin ang lahat ng pinakasikat na martial artist sa kamatayan. Isang matandang nakasuot ng puting suit ang dahan-daang naglakad patungo sa Southern Gate. Siya ang unang matandang nagsalita pagkarating ni Sadie sa kabisera. Ang kanyang pangalan ay London Kirk. Ang apelyido lang na Kirk ay malamang na nauugnay sa makapangyarihang pamilya ng Kirk. Si London ay mukhang 60 taong gulang na lalaki na may puting buhok at isang kabataang mukha, ngunit ang kanyang aktwal na edad ay malamang na doble iyon. Hinaharang niya ang daan sa unahan. Tahimik na nakatayo doon si Sadie, hindi tumitingin kay London ang malamig niyang mga mata. Ito ay hindi sapat para sa kanya, isa sa pinakasikat na eksperto sa kabisera, na lumitaw. Dahan-daang yumuko si London at yumuko. 100 taon na kaming naglilinang sa pag-iisa sa kabisera. Hindi ko alam kung ano ang nagawa naming mali, ngunit kami ang naging dahilan upang personal na pumunta rito ang batang Miss. Sino ang pumunta sa Yinyang Headquarters 7 taon na ang nakakaraan? Ang malambot na boses ni Sadie ay parang tunog ng kalikasan, nakakapagpakalma sa puso ng iba. Gayunpaman, alam ng lahat kung gaano Kate-cut ang babaeng ito na nakaputi. "Paliwanag ni London, sinunod namin ang pagbabawal ni Kylo at hindi na kami umalis sa kabisera sa loob ng 100 taon. Itinago natin ang ating sarili mula sa mundo at nilinang sa kapayapaan." Malinaw na sinabi ng mga salita ni London na hinding-hindi niya aaminin na nakapunta na siya sa punong tanggapan ng Yinyang. Nagsisinungaling ba si London, o nagsisinungaling si Freddy Anujad Ansa?
Pitong taon na ang nakalilipas, nailigtas si Freddy Anu sa punong tanggapan ng Yin Yang. Nagsanib puwersa ang apat na malalaking entidad upang apihin si Freddy Anu. Kung hindi dahil sa pagpatay ni Blake Darby sa Yin Yang headquarters ni Lowell kagabi, malamang na hindi malalaman ni Sadie ang tungkol dito. Naniniwala ang apat na magagaling na entity na naisakatuparan nila ito ng walang kamali-mali. Gayunpaman, walang ganoong bagay bilang isang hindi malalampasan na pader sa mundong ito. Ang Freddy Anu mula 7 taon na ang nakakaraan ay napakabata pa at hindi maintindihan kung gaano kakilakilabot si Sadie. Kung ang pinakamataas na figure ng apat na entity ay talagang nangahas na pumunta sa hilagang desyerto, pinatay na sana nila ang kanilang daan doon at pinatay ang lahat ng mga batang anak na lalaki ng kilin ng Northern Army. Gayunpaman, maglakas loob ba ang apat na entity na gawin iyon? Hihilingin nilang mamatay kung walang habas nilang inatake ang young master ni Kylo. Sinong nagsabing walang guardian si Blake noong bata pa siya? Si Sadie ang tagapag-alaga ni Blake. Hindi lang niya inalagaan si Blake, kundi siya rin ang tagapag-alaga ni Blake ng palihim. Ang babaeng nakaputi ay nabuhay lamang para sa kabataang nakaputi. Kung tungkol sa kanyang pagkakakilanlan bilang tagapag-alaga ng Northern Army, mas katulad siya ng tagapag-alaga ni Blake Darby. At saka, bakit tinawag ng iba't ibang magagandang tugatog ng kabisera si Sadie bilang Miss? Ang bagay na ito ay kailangang masubaybayan pabalik sa 100 taon na ang nakalilipas. 100 taon na ang nakalilipas, ang daang bansa sa mundo ay parang isang grupo ng mga lobo. Habang mahina ang kapangyarihan ni Hansworth, nangyari ang mga malalaking kaganapan sa mga tao at sa mundo ng martial arts na nagdulot ng kaguluhan sa mundo. Daan-daang bansa ang tumawid sa hangganan upang salakayin ang Hansworth na parang isang grupo ng mga lobo. Sa panahong iyon, laganap ang mga demonyo. Mayroon ding mga walang katulad na henyo na lumitaw ng wala saan upang protektahan si Hansworth. 100 taon na ang nakalilipas, ipinanganak ang pinaka-nakakatakot na figure. Walang nang-ahas na kalimutan ang mga salitang iyon. Dahil sa sobrang dominanteng pangungusap na ito, nanginginig sa takot ang lahat ng dalubhasa sa tuktok. Ang 6 na salita sa pangungusap na iyon ay, ang mga taluktok ng mundo ay pawang mga alipin. May isip ng isa kung gaano ka-arrogant ang mga salitang ito. Isang pangungusap ang nakasakit sa lahat ng pinakasikat na martial artist sa mundo. Sinaktan pa niya ang mga taluktok ng daang bansa sa labas ng mga hangganan. Ito ay katumbas ng pagpapahiya sa lahat. Nakikita ang pinakasikat na martial artist sa mundo bilang mga alipin. Ang taong ito ay maaaring baliw o tanga. Kung ito ay isang normal na tao, tiyak na siya ay isang taong mabangis at matapang. At ang taong iyon ay si Donovan Dudley. Siya rin ang ama ni Sadie. Noon, halos nakamit na ni Donovan Dudley ang hakbang na ito. Halos lahat ng sumikat na martial artist sa mundo ay alipin niya. Ginamit niya ang Pinnacle Martial Arts Path para tulungan ang mga pseudo-pinnacle na makalusot sa huling hakbang. Hinawakan niya ang kanyang espada upang pumatay habang siya ay nakatayo sa mundo. Isa siyang invincible legend. Maaaring sugpuin ng isang solong tao ang apat na nilalang. Ang mga lumang antigo tulad ng London ay naging mga tugatog sa kaguluhan 100 taon na ang nakalilipas. Sa makatuwid, tiyak na nakita nila ang estilo ng paggawa ni Donovan. Paano nang ahas si London at ang iba pa na hindi igalang si Sadie sa kabisera? Kaya naman sa kanyang mga mata, walang pinagkaiba ang isang tugatog at isang hari. Pinigilan ng pagbabawal ni Kylo ang mga tugatog ng mundo at pinigilan ang mga ito na lumitaw sa mundo. Ito ay hindi walang dahilan. Sa sandaling ito, si London at ang iba ay malinaw na tumatangging aminin na sila ay napunta sa punong tanggapan ng Yin Yang. Pinnacles ay marangal figure. Ngunit narito sila, ayaw umamin sa isang bagay na kanilang nagawa. Ngunit pag-isipan ito ng mabuti, ito ay may katuturan. Sa sandaling ito, sino ang maglalakas loob na umamin na sila ay nasa Yin Yang headquarters 7 taon na ang nakararaan? Kung maglakas loob silang aminin, mamamatay sila. Maaaring pilayin ni Sadie si Hawkins Landau sa isang palad, at kaya niyang patayin ang lahat ng pinakamagaling na martial artist sa kabisera sa isang pag-iisip. 7 taon na ang nakalilipas, lumitaw ang mga tugatog ng apat na magagaling na entidad at palihim na binubuli si Freddy Anu.
Ang bagay na ito ay hindi hahayaang hindi maayos. Dahil hindi inamin ng iba't ibang tugatog na nakapunta na sila sa punong tanggapan ng yin-yang. Pagkatapos, lahat ay nagkasala. Patayin silang lahat. Isang hakbang pasulong si Sadie at itinaas ang kaliwang braso. Bumaba ang kanyang manggas, napakita ang isang bahagi ng kanyang braso. Marahang damapo ang kanyang makatarungang kaliwang kamay. Nagbago ang mukha ni Landon. Hindi niya inaasahan na ganoon na lamang ang pag-atake sa kanya ng babaeng nakasuot ng puting damit. Nakaramdam siya ng matinding panganib. Ano bang nagawa kong mali, miss? Para tanggapin mo ang sarili mo na gumawa ng hakbang. Nagtaas ng kamay si Landon sa galit. Hindi lumuluhod kapag nakikita mo ako. Mali ang ginawa mo. Marahang damapo ang maselang kamay ni Sadie. Kabanata 649. Sinalubong ni Landon Kirk ang pag-atake. Boom! Nagsalubong ang kanilang mga palad. Sa isang palad lang, naputol ang kanang braso ni Landon at tumalsik ang dugo sa kabisera. Kailangang malaman ng isa na ang pinaka-nakakatakot na bagay tungkol sa Pinnacle Martial Artist ay ang kanilang pangangatawan. Napakalakas ng kanilang pangangatawan na kayang yumanig ng mga bundok. Maaari silang mabuhay ng 500 taon. At ngayon, napilayan na ni Sadie si Landon gamit ang isang palad. Sa sumunod na sandali, dumaan si Sadie sa kanya. Tumapak siya sa red carpet at sumipsip ng itim na sibat mula sa malayo. Ang sibat ay walang katulad na matalas. Agad itong tumusok sa tiyan at katawan ni Landon na ipinako siya sa sinaunang pader ng lungsod. Tinusok ng sibat ang tugatog. Tumalsik ang dugo sa sinaunang pader ng lungsod. Tumagos ang sibat sa tuktok ng pinto ni Landon. Napilayan siya ni Sadie. Isa siyang Pinnacle Martial Artist. Ang isang summit ay hindi maaaring mapahiya o magalit. Gayunpaman, itinuring siya ni Sadie bilang isang langgam. Hindi dahil mahina ang tuktok, ngunit ang babaeng ito mula sa Mount Bliss ay sobrang nakakatakot. Ang kanyang buhok ay parang itim na talon. Hindi siya malakas sa pisikal, ngunit ang kanyang lakas ay lubhang nakakatakot. Kailangang malaman ng isa kung gaano kalakas ang physical fitness ng pinakaordinaryong Pinnacle Martial Artist. Ang pangunahing bilis ng isang Pinnacle Martial Artist ay maaaring umabot sa 150 metro bawat segundo. Ito ang pinakamababang pamantayan. Kung gaano siya kalakas. Ang pinakahalatang pagkakaiba sa pagitan ng mga pinnacle at mga hari ay lakas. Maaaring magpakawala ng puwersa ang isang hari at gamitin ang primordial chaos force upang palakasin ang kanyang lakas ng 18 beses. Nakakabigla ang lakas ng pagsabog ng isang suntok. Ang mga pinnacle martial artist ay eksaktong kabaligtaran. Ang ganitong uri ng katawan ng martial artist ay iba sa katawan ng mga ordinaryong tao. Pino nila ang puwersa sa kanilang mga katawan at ginawa ang pinalakas na kapangyarihan sa kanilang sariling pisikal na lakas. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang summit at isang hari. Ang lakas ng isang ordinaryong suntok mula sa tuktok ay mahigit 10,000 pounds. May isip kaya ng isang ordinaryong tao na ang katawan ng tao ay nagtataglay ng gayong kakilakilabot na lakas. Ang isang hampas ng palad ay makakahati ng bato. Ito ang kagandahan ng sinaunang martial arts. Kung ang isang ordinaryong tao ay hindi nakakaintindi ng sinaunang martial arts, hindi sila makakapag-practice ng martial arts sa kanilang buhay. Sa makatuwid, ang mga martial artist at ordinaryong tao ay mga tao mula sa dalawang magkaibang mundo. Ang isang ordinaryong summit ay may lakas na 10,000 pounds. Gayunpaman, may ilan na mas makapangyarihan kaysa doon. Kunin si Manuel Sharp bilang isang halimbawa. Ang matandang daga na iyon ay maaaring sumuntok ng lakas na 50,000 pounds. Kapag pinilit sa isang sulok, ang lakas ng kanyang kamao ay umabot sa 70,000 pounds. Ano ang ibig sabihin noon? Nangangahulugan ito na ang isang suntok ay maaaring pumatay ng isang buong grupo ng mga hari. Ang pangunahing lakas ng isang hari ay 500 pounds, kaya paano kung ito ay pinalakas ng 18 beses? Sa harap ng isang tuktok, ito ay hindi sapat. Kung sasalakayin mo ang isang veteranong sumikat na tulad ni Manuel ng buong lakas, ang huling resulta ay malamang na ikaw ay masugatan. Nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng mga Pinnacle Martial Artist.
Gayunpaman, mayroong isang hindi may kakaila na katangian, at iyon ay ang napakalakas nila. Ang kanilang bilis at lakas ay higit sa mga hari. Paano ngang isang pinnacle martial artist na kayang mabuhay ng 500 taon ay ganoon kasimple? Sa ngayon, si Sadie, na nag-iisang pumasok sa kabisera, ay nais na pilayin ang lahat ng matataas na martial artist. Ginagawa niya ito dahil nagdusa si Blake Darby kagabi. Si Sadie, na may tahimik na personalidad, ay may tahimik na kahinahunan ng isang batang babae at isang walang katulad na kagandahan. Sa labas ng southern gate ng kabisera, sa isang pavilion, tahimik na umupo si Blake at humigop ng tiyaa mag-isa. Sinulyapan niya ang maputlang si Dominic Lowe at marahang humigop ng mapait na tiyaa. Duke Lowe, hindi ka ba pupunta sa kabisera para tingnan? Walang makakapigil sa batang miss ni Kylo na pumasok sa kabisera. Mahina ang boses ni Dominic, at bakas sa kanyang mga mata ang kawalan ng pag-asa. Ngayon ang araw na mamamatay ang pinakamataas na martial artist sa kabisera. Ang babaeng iyon ay may pagiging malamig at walang malasakit, at ang lahat ng mga taluktok ay tumatakas mula sa kanya. Umupo si Dominic sa lupa at humagulgol, masisira ang lahi ng Hansworth Martial Arts ngayon. Isang matandang nakaupo sa lupa, sa paanan mismo ni Blake, umiyak. Sino kayang kumuha nito? Agad namang sumeryoso si Luke Yates. Naglabas siya ng violin mula sa God knows where and stuffed it into Toby Lapras's hands. Kinuha niya ang bagpipe at nagsimulang maglaro. Toby, bilasan mong tumugtog ng violin. Sa suporta ng puwersa, nilalaro ni Little Fool ang bagpipe na talagang nakakasira ng lupa. Dagdag pa sa pagtangis ni Dominic, iisipin talaga ng mga hindi nakakaalam na may namatay na ama. Iyak siya ng iyak. Umupo si Toby sa pavilion na may hawak na violin. Dahil wala siyang magawa, sinimulan niya itong laruin ng malumanay. Isang hindi magandang tunog ang narinig. Pilit na tinugtog ni Toby ang violin na lumikha ng isang kakilakilabot na tunog. Si Dominic na umiiyak ay napatitig kay Toby at sa maliit na tanggang naglalaro ng bagpipe habang nakanganga ang bibig. Ang kombinasyon ng bagpipe at violin ay maaaring bumuo ng isang klase ng musika. Inilabas ni Little Fool ang puwitan, umiling, at nagpatuloy sa pagtugtog ng bagpipe. Excited din si Toby, buong lakas na tumutugtog ng violin. The two sounded interweaved together, parang may join sa isang libing. Natigilan si Freddy Anujad Ansa nang makita ang eksenang ito. Marahang umiling si Blake, bakas sa kanyang mga mata ang pagmamahal niya sa kanyang nakababatang kapatid. Hindi niya sila pinigilan sa paglalaro. Bata pa lang sila ay hilig na nilang dalawa ang maglaro ng magkasama. Ilang taon na silang hindi nagsasama simula nang sila ay lumaki. Ngayong magkasama na sila, hindi madaling pakisamahan ang dalawang taong simple ang pag-iisip. Kung sila ay manggugulo, ang mga tao sa kanilang paligid ay hindi mabubuhay ng mapayapa. Duke Lowe, bakit hindi ka umiiyak? Tanong ni Blake na may malabong ngiti. Hindi na talaga kayang umiyak ni Dominic. Ang kalungkutan na matagal nang namumuo ay nasira ng kantang bagpipe ng munting hanggal. Dati, nakaluhod si Dominic sa lupa. Ang pagluhod ni Duke Lowe ay nagresulta sa pagpapahinto ni Blake kay Sadie sa pagpasok sa kabisera. Ngayon, nakaupo si Dominic sa lupa at umiiyak. Gusto niyang gamitin ang malungkot na pag-iyak na ito para pigilan muli ni Blake si Sadie. Sa kasamaang palad, si Dominic ay hindi isinasaalang-alang ang isang mahalagang bagay. Wala siyang ideya kung ano ang relasyon ni na Blake at Sadie. Huwag kalimutan, mula noong bata pa si Blake, si Sadie na ang pinakamatagal na nasa tabi niya. Ikanawit ni Blake ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at mahinang sinabi, "Duke Lowe, dapat kang pumasok sa kabisera upang tingnan. Kung masugatan si Sadie, lahat ng sulok ng kabisera ay matatakpan ng malamig na mga espada." Ang kanyang kalmado na mga salita ay kasing kalmado ng tubig, ngunit may nakamamatay na hangarin na umakyat sa langit. Malamig na mga espada sa buong kabisera. Ano ang ibig sabihin nito? Bahagyang nanginig ang buong katawan ni Dominic, at napuno siya ng mga reklamo sa kaibuturan. Gusto niyang tulungan siya ni Blake, ngunit ngayon, halatang hindi ito binibili ng batang hari. Nakatingin lang ang binata na nakasuot ng puting damit sa babaeng nakasuot ng puti.
Kung ang batang babae ay nasugatan, ito ay ang araw na may malamig na mga espada na nakabitin sa kalangitan sa itaas ng kabisera. Sa oras na iyon, tiyak na nakakatakot kung sabihin ang hindi bababasa. Tumalikod si Dominic at nagmamadaling pumasok sa kabisera, na pagtantong lumalala na ang sitwasyon. Hinawakan ni Blake ang mainit na jade teacup sa kaliwang kamay at mahinang sinabi, "Duke Low, mag-ingat ka. Bagamat nanumpa ako kagabi na hindi na ako muling tatantong sa kabisera, ito ang lupain ng Handsworth. Ang gitnang access ng kabisera ay hindi nagbago sa daan-daang taon, tama ba? Bakit hindi natin ito palitan ngayon?" Hinawakan ni Blake ang tasa sa kaliwang kamay at bahagyang humigop ng mapait na tsaa. Ngumiti siya ng mahina. Ang mamamatay tao na layunin sa kanyang mga salita ay hindi inililihim sa lahat. Ang gitnang access ng isang lungsod ay ang core ng buong lungsod. Ano ang ibig sabihin ng pagbabago sa gitnang access? Nangangahulugan ito na ang buong lungsod ay kailangang lumipat. Ang lungsod ay patay at hindi na may galaw. Kung nais nilang ilipat ito, maaari lamang nilang sirain ang ilang mga lugar at pagkatapos ay magtayo ng bago. Mga gusali, kabanata 650. Ang mga gusali at lugar ng tirahan ay magpapalit ng lugar. Nangangahulugan ito na ang buong lungsod ay kailangang ilipat. Magbabago rin ang gitnang access. Hindi mo magagawa ito. Paos na sabi ni Dominic Low. Kung gayon, subukan natin ito. Tumayo si Blake Darby habang nasa likod ang kanyang mga kamay sa harap ng southern gate ng kabisera. Ang 6 na maliliit na duwag ay tahimik na nakatayo sa likuran niya, ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng layuning pumatay. Nasa tabi din nila sina Freddy Anujad Ansa at maliit na Tangang. Hindi na muling tatanggo si Blake sa kabisera. Gayunpaman, kung si Sadie Dudley ay nahuli sa isang krisis sa kabisera. Tiyak na gagawa si Blake at itulak pabalik ang gitnang access ng kabisera ng 100 milya. Gayunpaman, labis na nag-aalala si Blake. Sino ang makakasakit sa kanya? Sa kabisera, nilinis ng kabiserang garrison ang buong katimugang teritoryo. Ang nakapaligid na walang laman ng mga kalye ay walang laman na kahit isang tao ay hindi makita. Tahimik na naglalakad si Sadie. Nawasak ni Landon Kirk ang kanyang pinnacle door habang siya ay ipinakusa sinaunang pader ng lungsod. Biglang sumulpot ang isang matandang nasa 60s at isa pang matandang lalaki. Binabati ni Steven Sattler ang batang miss. Nang dumating ang tuktok, yumuko muna siya, pagkatapos ay lumuhod sa magkabilang tuhod, tinatanggap siya ng buong kagandahang loob. Huwag kalimutan ang kapalaran ni Landon. Paano agad mapilayan kung hindi siya lumuhod nang makita siya? Si Landon, na ang pinakamataas na pinto ay napilayan, ay nag-aksayan ng 100 taon ng pagsusumikap. Mas mabuting patayin na lang siya kesa sa sobrang sakit. Lumuhod ang isa pang matandang lalaki at sinabing, binabati ni Theron Gray ang batang binibini. Ang ama ni Sadie, si Donovan Dudley, ang unang disipulo ni Kylo, ay minsang pinigilan ng isang panahon at sinabi na ang lahat ng pinakamagaling na martial artist ay mga alipin. Sa paraan ng pakikipag-usap ni Steven at ng iba pa kay Sadie, malabo itong nakikita. Noon, ang grupong ito ng mga lumang bagay ay malamang na talagang iniingatan bilang mga alipin Donovan. Ang lakas talaga ni Donovan. Sa mga tuntunin ng seniority, kailangan siyang tawagin ni Blake na panganay na senior brother. Mayroong higit na malupit na mga tao sa Kylo kaysa sa maisip ng mga tagalabas. Wala sa mga nakatatanda ni Blake ang mabubuting tao. Upang maging tumpak, wala sa kanila ang mabait na tao. Lahat sila ay lubhang masasamang tao. Ang Kylo Ruins ay may mga taong tunay na umiwas sa mundo at walang pakialam sa mga makamundong gawain. Sila ang pinakamataas na puwersa sa mga naglilinang sa pag-iisa. Sa nakalipas na daang taon, tanging sina Blake, Jonah Shaw, at ilang iba pa mula sa angka ni Kylo ang lumitaw. Lahat sila ay young masters ni Kylo. Para malaman kung gaano kalakas si Kylo, kailangan lang tingnan ang ilang young masters na ito. Bukod dito, bata pa si Blake at may mataas na posisyon. 7 taon na ang nakalipas, pumunta ka ba sa punong tanggapan ng yin-yang? Mahinang tanong ni Sadie. Talagang hindi. Walang lakas ng loob na aminin si Steven. Sa puntong ito, kahit na naroon siya, kailangan niyang tanggihan ito.
Kung umamin siya, tiyak na mamamatay siya. Itinaas ni Sadie ang malajid na mga kamay, gustong pilayin ang pinnacle door ng dalawang tao. Sa wakas na intindihan na ni Steven. Ang mga taluktok na nagpunta sa punong tanggapan ng Yinyang 7 taon na ang nakalilipas ay siguradong patay na. Ang mga hindi pumunta ay tiyak na mapilayan ang kanilang mga pinto. Akmang aatake na si Sadie. Isang nakakatakot na aura ang tumama na parang lakas ng langit. Umaalingaw-ngaw ang hangin sa kalye nang dumating ang isang itim na figure mula sa malayo. Ang bawat hakbang ay 200 metro ang layo at may hawak siyang itim na sibat sa kanyang kamay. Ang itim na sibat ay lumusot na parang baha ng dragon na bumubuo ng napakalakas na spear aura na agad na dumating. Nadurodge ang 10 milyang pulang carpet dahil sa matulis na layunin ng sibat. Dumating ang spearhead sa isang kisap mata at ang malamig na liwanag na inilabas nito ay tumagos patungo sa malaswan na leeg ni Sadie. Ang isang welga ay sinadya upang patayin. Formation break ang spear. Napaatras si Steven sa gulat. Overlord formation break ang spear. Ang kanyang sandata. Bakas sa mga mata ni Theron ang matinding takot. Kaninong armas ito? Sa labas ng southern gate ng kabisera, ang mga mata ng maliliit na duwag na iyon ay nagsiwalat ng pagkabigla at galit. Si Jonas ay humakbang pasulong at pumasok sa timog na pintuan ng kabisera. Galit niyang sinabi, "Kinsley Durham, saan mo nakuha ang Overlord Formation Breaking Spear? Nasaan ang aking guru?" Ang puting robe na kulay abong lobo, si Hendrix Bailey, ay may galit na galit sa kanyang mga mata. Ang Overlord Formation Breaking Spear ang sandata ni Finley Yanagi. Si Finley Yanagi ang kanilang guro. Matapos mawala si Finley Yanagi, hindi tumigil ang Northern Army sa paghahanap sa kanya. Nakatayo si Blake sa labas ng gate ng lungsod habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Ang walang alikabok na tela sa kanyang katawan ay lumipad sa hangin. Libu-libong puwersa ang pinakawalan mula sa kanyang katawan, dahan-dahang nabuo ang puwersa ng kilin. Ang kahangahangang ulap na tumatahak kay kilin ay umungal sa kabisera. Ang kilin ay umaatungal sa kabisera. Ito ang galit ng Northern King. Ang hitsura ng Overlord Formation Breaking Spear ay talagang ikinagalit ni Blake. Lumitaw ang shadow kagabi, at ang Formation Breaking Spear ay lumitaw ngayon. Kung gayon, nasaan si Finley Yanagi? Ikinulong ni Blake ang kanyang mga kamay sa likod at nabuo ang kilin form. Ang nakapangingilabot na layunin ng pagpatay sa kanyang payat na katawan ay pumuno sa kalahati ng kabisera. Ito ang nakagigimbal na hangarin sa pagpatay na nabuo ng milyon-milyong bangkay. Hulihin siya at buksan ang kanyang bibig. Malamig na sabi ni Blake. Opo, Ginoo. Si Jonas at ang iba ay sumunod ang maliit na kasangkapan ay umungol at gustong sumugod kay Kinsley, ngunit itinaas ni Blake ang kanyang kamay at hinawakan siya sa likod ng kanyang ulo, hindi siya hinayaang magdulot ng gulo. Ang maliit na tanga ay tumalsik sa paligid at pilit na sumugod para lumaban. Hindi niya alam na si Kinsley ay hindi dapat gawing trifle. Sa pangalan pa lang niya, makikita na si Kinsley ay nagmula sa pamilyang Durham. Ang pamilya Durham ay lubhang mapanganib. Kasabay nito, si Kinsley ay nirerango sa 9 na rango sa tuktok na rango. Maging si Taran Reynolds sa kanyang tuktok ay nirerango sa likuran niya. Hinawakan ni Kinsley ang Overlord Formation Breaking Spear at itinutok ito kay Sadie. Malamig niyang sinabi, "Miss Kylo, dapat dito na magtatapos ang komedya na ito." Ang spearhead ay lubhang matalim. Huminto ito 1 metro ang layo kay Sadie. Ang spearhead ay tila nakatagpo ng pagtutol at hindi na makasulong. Parang binata si Kinsley. Siya ay may mahabang puting buhok sa kanyang mga templo. Ang mga pagbabago sa buhay sa kanyang mga mata ay nagpapakita na siya ay tiyak na hindi mas bata kay Steven at sa iba pang matatandang lalaki. 100 taon na ang nakalilipas, siya ay nasa 9 na rango sa pinakamataas na rango at kilala bilang numero 1 tuktok sa hilagang kanluran ng Joronto. Napakalakas niya. Ang maselang katawan ni Sadie ay nagbuga ng walang awan na kapangyarihan na nagselyado sa lahat ng bagay sa paligid. Sa sobrang lakas ng pagdurog, napigilan niya ang Formation Breaking Spear at hindi ito nakalapit. Isang hakbang pasulong si Kinsley at nagumbok ang mga ugat sa kanyang mga braso. Malamig siyang sumigaw, "Break!"
Umusad ang spearhead ng 3 pulgada. Si Steven at ang iba ay nagpahayag ng mga solemn na ekspresyon. Sa kabisera, ang Kinsley ay isang pag-iral na hindi nila kayang masaktan. Ang mga martial artist ng Pinnacle ay nahahati sa malakas at mahina. At si Kinsley ang pinakamalakas sa mga Pinnacle martial artist. Ang mga masasamang tao na maaaring may rank sa pinakamataas na ranggo ay lahat ay napakabangis. Walang pagbubukod si Kinsley. Hinawakan niya ang Overlord Formation Breaking Spear at naglabas ng matalim na aura na parang gusto niyang basagin ang langit. Ang kanyang katawan ay parang longbow at ang sibat sa kanyang kamay ay parang matalas na palaso. Gusto niyang kunin ang buhay ni Sadie. Ang lakas ng pag-atake, pati na ang mahinang ripples na dulot nito, ay naging dahilan upang maramdaman ni Theron at ng iba pa ang isang buto-buto na hangarin sa pagpatay. Ang katawan ni Kinsley ay may napakalakas na explosive power. Pinadalisay niya ang kanyang puwersa sa kanyang katawan. Ang lakas ng pagsabog ng kanyang suntok ay tiyak na hindi mas mahina kaysa kay Manuel Sharp. O sa halip, malayo sa kanya. Higit sa lahat, ang Overlord Formation Breaking Spear ay hindi isang ordinaryong bagay. Ito ang sandata ni Finley Yanagi mula noon. Ang kalidad nito ay hindi mas mababa sa espada ng Northern King.